Yun mga lods, so ngayon po ay ang aking channel po is i-reapply ko for monetization kasi na-monetize na to many years before. Kaso, di ba nagkaroon ng bagong polisiya si YouTube patungkol sa monetization, so na-demonetize ulit siya. Ngayon, ang ginawa ko is inabot ko muna yung requirements na YouTube. Naabot ko siya kaso nagkaroon ako ng mga reuse content. So, yan yung mga reuse content. So, ang ginawa ko is isang beses, sinayos ko siya, nag-delete ako ng mga ilang videos. Pero meron pa akong mga ilang kinakabahang mga videos na maaaring dahilan kung bakit na tawag doon. Nagkaroon ako ng reuse content at hindi siya na-aprobahan. Kumita na ito noon, medyo matagal-tagal na rin ng konti. Kaso naabot niya ng bagong policy. So ngayon, ang ginawa ko is in-apply ko siya, kaso na tawag doon, na reject. So ang ginawa ko, nag-delete ako ng ilang mga video, tapos ni-reapply ko ulit siya, na-reject pa rin. So ang ginawa ko ngayon, tinanggal ko na lahat ng mga video na mga pinagdududahan ko na maaaring naging source kung bakit reuse content. Actually, marami naman kasi dito mga ano lang, mga reaction videos. So most probably yung mga content hindi ko na tawag doon, hindi ko siya nabablur ng ganon, parang hindi nahihidden, masyadong klaro yung video. Hindi kaya na ginagawa ng iba na yung video medyo parang transparent yung dating. So nade-detect pa rin siya ng system. Ngayon, na-out ko ulit yung ano, binura ko yon, so napakalaking mga watch hours yon, nasa 2,000 mahigit yon. So ang ginawa ko is nagbuo ulit ako ng mga watch hours. So ngayon, 12/8/2020, December 2020 is nabuo ko ulit yung 4,000 watch hours. Subscribers, walang problema kasi tuloy-tuloy yung subscribe ng mga tao. Yan, mga real person po yan. So dahil na sa mga content noon na nagustuhan nila, so nang-subscribe sila. So walang problema sa subscribers. Nasa 3,650 na po yan. So tuloy-tuloy po yan. Araw-araw meron po nung subscribe dyan. Dito lang ako na medyo nahirapan sa watch hours kasi nga nagbura ako ng marami. Pero ngayon, nice, naabot ko na siya. I-reapply ko ulit siya. At check natin kung ano magiging resulta ng application na to. Just in case, mag-go siya, maging okay siya, i-inform ko, i-update ko kayo kung ano yung ginawa ko, kung paano ako nagkaroon ng, paano siya na-approve. Ngayon kung ma-disapprove ulit siya, so check ulit natin kung anong pwede natin gawin. But basically, hindi natin i-give up yung account na to. Kasi organic kasi yung mga subscribers kasi nito eh. So kailangan natin mag-hit ng mga video na medyo papatok. Ito, binabasa ko ngayon yung mga reuse content ulit. Okay, so far dito sa mga don't, wala naman ako mga ganyan. Short videos, ito yung ayaw nila eh, yung itong short videos you compiled from other social media websites, for example siguro sa Facebook, sa TikTok. Ayan, so hindi yung pwede. So binura ko na rin yun. Meron akong kay Kim, meron akong iba pang mga videos. Collection of songs from different artists, even if you have the permission. So, hindi pala pwede yon. Pero bakit ang dami nakakalusot pa rin, no? Clips of moments from your favorite show, edited together with little or no narrative. So, kung halimbawa, meron mga clips dun sa mga favoritong mga palabas o kahit anong palabas, tas wala kang ginagawa, ayaw ni YouTube yon. Promotion of other people's content, even if you have the permission, hindi pala pwede yon. So, ito'y pala mga don't. Kalimbawa, may mga content yung mga content niya, tapos ipopromote mo sa yung YouTube channel, kahit na may permission ka nila, hindi pala pwede yun. Okay, so, basically lang, pinopromote talaga ni YouTube is sariling content. So, ngayon, meron akong ibang mga contents ito na ang ginawa ko nga, simula nung nag-create ako ng mga contents ko na akin talaga. So, dito ako kinakabahan sa about sa ABS-CBN. Ayan. So far, tatlo lang naman to eh. Hindi ko muna siya binura kasi ang ganda na ng kanyang views eh. Diba ito, TV Patrol versus 24 Horas. Medyo okay-okay yung ano nito. Ito ang kay Noli Di Castro. Maganda rin yung
hit nito. So far, yung dalawang yun ang aking iniisip na maaring maging reuse content. The rest naman kasi, mga ano ko na, mga gamit ko na, ako na talaga yung ano. Ito to kay Kibuloy, at saka kay Vice Ganda. Medyo ang ganda ng ano nito eh. Ang ganda ng palo nito eh. Meron tong 72 hours na naibigay sa atin. So, titingnan natin, just in case hindi ito mag-approve, itong mga to, istatanggalin ko ulit ang mga to. Okay, so, lalagasin ko na yung mga videos na to at magsasariling content na lang tayo. So far naman, marami-rami na rin tayong mga views. Okay? So, yun, i-apply ko muna po siya sa monetization ulit. Re-apply. Click lang po natin yung monetization. And just click this blue button na re-apply. Click na po natin siya. 1, 2, 3... screenshot mo muna para mas guwapo. Gawa ko nung dito na lang muna. Reapply. Okay, so okay, so reapply po na po natin in 1, 2, 3 and go. Pak. At hintayin lang po natin siya. Ayun, your reapplication is under review. You reapplied on December 8. Ayan, so dahil nga sa global events ngayon, lalo na yung pandemic, is maaaring magkaroon ng delay ng application review. Anyway, let's see kung ano ang mangyayari. Let's just hope for the best. So meron din akong isang channel na gusto ma-monetize, tinawatan sa baking. Iyan po yung channel namin naman mag-asawa. Okay, so I hope na maging okay itong monetization sa Kuya Berto. Kasi na-monetize ito noon, tapos na-demonetize naman. Nag-apply ako, reuse content. Ayun, so medyo magulo na ngayon si YouTube, talagang tinatalinuhan niyo yung kanyang ginagawa. Anyway, I think para mag-promote siya ng mga content talaga na ginagawa ng mga tao. Hindi lang puro kopya, hindi lang mga para mga basura ng mga kopya. Okay? So, yun naman sa ngayon, kung ano man maging outcome nito is, bibigyan ko kayo ng update. So, in case nagkaroon ng update, is i-inform ko rin kayo. Okay? So, kung ano ang gagawin ko, kung halimbawa, hindi siya maaprubahan. At kung naaprubahan naman, sasabihin ko yung details ng aking mga ginawa. Para, just in case meron kayong same case, same situation na reused content, baka makatulong sa inyo yung gagawin kong yun, yung ginawa kong yun. Okay, so yun muna mga Lord, sa magandang araw. God bless everyone, keep safe, love yourself because God loves you. Bye-bye.